So yun, good day sa inyo mga pops. Ang video natin today, ituturo ko sa inyo kung paano mag-rebuild ng brake caliper gamit yung repair kit natin. So yun, panoorin nyo lang itong video na to. So yun mga pops, welcome back again sa channel natin. So yung video natin today is yun nga, magre-rebuild tayo ng caliper natin. So, bakit tayo nagre-rebuild ng caliper natin mga paps? Kapag ka may tumatagas na dito, yung sa piston. So, yung mga may mga o-ring kasi yun. So, pinapalitan din yun. Pagka tumagal kasi, nasisira din yun. So, next, tatanggalin lang natin to sa brake pad. Gamit yung 8mm. So, ayan. Naluwagan na natin to. Tapos, pwede na natin tanggalin yung brake pad. So, ayan. Is, tanggalin din natin tong parang clip. So, ayan. Then, itong bracket. Natatanggal din ito. Tanggalin din natin. Yun. Hatakin nyo lang. May mga rubber boots dyan or rubber seal. So, ito. Tanggalin din natin ito. So, yun lang. So, pipigayin lang natin yung preno natin. Tapos, kailangan natin ng flat na bakal, ilalagay lang natin dito para magpantay sila pag umangat. Ipapump lang natin yung brake para umangat yung piston. So, yan. Pag na-reach na yung kabila, yung isa naman yung so, pump lang natin. So, kailangan mga paps, pantay yan para hindi kayo mahirapang tanggalin. So, yan mga paps, pantay na, diba? Then, maghahanap tayo ng mas manipis pa dito, bakal. So, ito mas manipis yung gunting. Papump lang natin siya ulit. So, ayan mga paps. Natanggal na yung isa. So, ito medyo natanggal na to. So, yung isa ipapump natin ulit. Para umangat. So, pag winigil natin yan mga paps, bali, madali nang tanggalin yan. So, takin nyo lang. So, ayan mga paps. Ito na lang pagtanggal ng dalawang piston ng brake caliper. So yun lang mga paps, then hugasan natin. So titingnan natin mga paps kung nasa good condition pa yung seal. So, wait lang mga paps, na-flash na natin. So, yun, kung titignan natin mga paps, yung rubber seal niya is, ayun o, parang natatanggal na. So, yun yung tsura niya mga paps. So, kaya bakit minsan tumutunog yung preno ko? Basta may parang kakaibang tunog. Tapos pagka pinipiga ko minsan, lumulus yung preno, lumulusot. Although na bleed ko naman siya. So, yan yung reason siguro kung bakit lumulusot yung preno ko. Dahil dito sa oil seal. So, may tama na yung oil seal natin, no? Kailangan natin palitan. So, ayun, hindi na siguro masyadong
na ano. So, yun, palitan natin mga paps. So, next naman is yung pangalawa naman mga paps. So yung dun sa gilid-gilid no, medyo ano na, parang madumi na siya. So ito tanggalin din natin to. I think kasama din to sa ano eh. Kasama din sa repair kit yan. So palitan na lang din natin to. So ito din pala mga paps, tanggalin na natin to. Parang kasama din to sa ano eh. Kasama din to sa repair kit natin. So papalitan na natin lahat. So itong caliper, linisin lang muna natin to, no? So para pag nilagay na natin yung kit, malinis na siya. So ito mga paps, after natin malinis. So kailangan patuyuin nyo muna ng maigi yan bago nyo ibalik. So habang pinapatuyo natin to is checkin muna natin yung binili nating repair kit kung kumpleto siya, no. So tara. So yan mga paps. Yan yung kumpleto yung repair kit. So meron pang sobra eh. So ito yung sobra. So yan mga paps, alam ko na kung para saan to. So para dito pala yan mga paps. So, bali lahat nung nandun sa repair kit is nagamit natin. So, ganyan. Tapos, yung pinakamahaba niyang stud, yung itong isa. So, para dito yan. So, ganyan, no? So, ganyan mga paps. Tapos, yung ito, is talagay natin dito. Ganyan. So, mamaya na natin sikipan yan. So, sumunod, ito. Yung merong nut. So, parehas lang sila eh. So, para dito yan. So, yung washer. Huwag nyo makalimutan tong washer. So, para dito yung washer. No? So, yan. Then, next natin yung lalagay is yung rubber. So, ito. Para dito yan, no? Okay. Ito pala yung luma. Ito. Yung bago. So, yan. Ito. Para dito yan sa baba. Ganyan. Papasok muna natin ito dun sa caliper natin. So, ito. Yung mga rubber muna, no? Lagay natin. So, dito yan natin lalagay. So, ang paglagay niyan is unahin niyo to. So, madali lang naman kasi itong masuksok. Madali siyang mayupi. So, iupiin lang natin ng ganyan. Saan natin ipapato. So, pipihitin lang natin. So, ganun lang. Padali. So, yung next. Ito. Check natin kung pasok.
Oh, yun. So, kailangan meron niyang silicone grease. So, since wala akong silicone grease, grasa muna yung lalagay natin dyan. So, kailangan maraming grasa yan. Siyempre, huwag nyo rin kalimutan, lagyan to ng grasa. So, yan. So, dapat smooth yan. So, para hindi mahirap ipasok yung piston dito, babasahin natin yung o-ring tsaka piston ng brake fluid. So, okay na yan. After maigpitan, lalagyan natin ng fresh na brake fluid yung reservoir. Gamit natin yung national na brand. So, DO3. Bumili tayo ng bagong brake kasi naubos na yung brake ko. Flash ko dun sa sasakyan ko. Tapos ngayon, i-bleed natin dito. So, bali ilalagay ko na lang mga paps yung link nung video ng pag-bleed ng brake fluid natin. So, click nyo lang yung link para mapanood nyo yung video na yun. So, yan. Yun, bali yun mga paps. Tinesting na natin siya. So far, so good. Kung titingnan nyo yung preno natin, So, konting press ko lang is matigas na ulit siya. So, bali yun. Okay na ulit yung yung caliper natin. So, yung ginawa natin is ni-rebuild natin siya. Bumili tayo ng repair kit. Tapos yun, sinalpak lang natin dito. Then yun, okay na ulit. So, yun mga paps. Kung nagustuhan yung video natin today is paki-thumbs up naman dyan. Paki-click yung thumbs up. Then, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, paki-click yung subscribe button. Tsaka paki-click na rin yung notification bell button dyan para updated kayo sa mga susunod na video natin.
So hanggang dito na lang yung video natin mga paps. Maraming salamat sa panonood nyo. God bless, ride safe. Have no need to fight tonight.